Hi everyone, welcome back to my channel. My name is San. I do sewing and pattern making tutorial. Ang topic natin for today is how to make this off-shoulder lace applique. Yung lace na ginamit ko dito is nabili ko siya by panel. So I think nasa mga 1,000 plus yung price ng lace na to. And it has transparent sequins na details. So, ayan, medyo makapal yung lace na ginamit ko dito and wala siyang stretch. So, necessary ba yung illusion neckline and sleeves? Yes, kung maglalagay ka ng mga beads or rhinestones later on. Pero kung wala, you can directly tahiin yung mismong lace. No need na for illusion tool. So kapag na-attach mo na yung illusion tool and sleeves, or I mean the illusion neckline and yung sleeves, pwede mo nang ilagay yung dummy arms natin. So, secure mo lang siya ng pin. And then, after that, pwede mo nang i-position yung lace applique na kinat natin. So, depende. Usually, mga ibang client gusto nila mababa or bagsak lang yung lace. And, kasi yung ibang bride, conscious sila sa arms nila or sa shoulder. So, kailangan nila ng something na to cover the arms or yung shoulder. Notice the gaping part na yan. Kailangan mawala yan. So, we can remove that by just snipping a small part dun sa lace natin and then secure it with lace para mas madaling tahiin later on sa pag kinahin na natin o hinan-stitch na natin. So, ang rule is dapat lapat siya. I mean, parang nakahulma siya sa arms. Then, pin in place mo lang the rest of the lace. Kung both arms or both shoulder merong lace details, check the symmetry kung pantay ba yung lace natin. This is the back part ng ating lace. Kapag napina natin ang lahat ng lace and you're happy with the position of your lace, we can do the hand sewing na. So, hand sewn lahat to. So, medyo matagal. And also, tip ko lang, you can put paper underneath the tool or the illusion tool para hindi mo makuha yung fabric ng arms. And this is our final look. So, gandang kabilis. Medyo matagal lang dun sa hand sewing part. Pero yung positioning the lace, mabilis lang yan. And then, yun lang, magtatagal ka dun sa hand sewing part. So, that's it. You can add now your sequins, beadworks, or rhinestone around the lace. Or depende sa kung anong gusto mo or ni bride na ilagay. Thank you for watching and I hope you learned something new from this quick tutorial. Please like, subscribe, and share this video with all of your friends and I'll see you next time.